Ano sa mga OFW naman? Ako, ito naman. Tumaas ang bilang ng mga nasawi. Bilang ko 2024, nag-relax ng konti. Ito naman, bumalik na naman yung 2022 sa 2023, pinagsama sa 2024. Maraming OFW na biktima ng krimen. At meron dito na, Diyos ko dahi, OFW ito, sinunog yung katawan niya. Sinunog siyang buhay. O di ba? Napahamak. Diyos ko, minsan marunong tayo magkontento sa bagay na nung meron tayo. Diyos ko, huwag kayo maghangad. Kung meron na kayong habibi sa Pilipinas, tama na yun, enough na yun. Diyos ko, eto na yun, sinunog kayong buhay. Tapos ito pa namang taong 2025 is taon ng pag-traidor. Maraming nag... O yung pag, ano ha, yung traidor na nakagawa ka na masama, yung ibig sabihin, ibang pagka-traidor ang tinutukoy ko ha, pagkagahaman. Naku, marami, tumaas na. Pagkagahaman at pagkagani. Naku, marami talaga, tumaas talaga. Expected ko pa naman, ang ganda ng reading, pero hindi lumabas, hindi maganda eh. May mga OFW din na magkadaan sa aksidente. Yung mostly talaga yung krimen tumaas din eh. May namatay ding OFW dahil sa Baguio, hamon ng kalikasan. Yung iba naman sa stress, depression, oh my God. Tapos, meron naman dito isang OFW na tinapos yung buhay niya. Ano buong akala nila? Pinatay siya. Kasi nga, ang ginamit niya para kitilin yung buhay niya, kutsilyo. So, akala ko nila krimen, pero hindi lang. Tinapos talaga niya ang buhay niya. Kumbaga itong taong 2025, nabubuhay yung salitang pagtraidor. Ito na. Pagkagahaman, pagkaganin, pagiging isang utak kriminal. Hindi ano, talagang ito na yung ano eh. Tama na naman saad ng Biblia talaga. Lahat na nakasaad sa Biblia yan eh. Kaso lang itong taong 2025 kasi ito yung taong na nabuhay ulit eh. Lalo sa buwan ano, sa bansang China, puro apoy sila sa taong 2025. Sa bansang Indonesia naman, puro paglubog, puro paghuho, pagsabog. Tayo naman, may trilindol, kasi palapit na sa The Big One. Sa US naman, puro 2025, Diyos ko Lord, ito na lang yung taon na natuklasan lahat ng mga krimen. Sa ibang bansa, sa US, puro krimen ang patok na balita sa kanila. Sa atin naman yung himala, yung pagbago ng kalikasan, pero yung pagiging ganid, pagiging sakim, pagiging traitor, pagiging... Saka yung advice ko sa inyo, sa taong 2025, huwag kayong magpautang. Maniwala kayo sa vision ko, walang magbabayad. Sa 100%, baka may 2% lang magbabayad. Marami po. Tapos mag-ingat kayo sa taong 2025, ba? Maraming taong mapangyayin lang. Ayun na. Ingat-ingat lang po tayo dapat sa taong 2025, basa-basa kayo ng Biblia. Ano doon lahat ng kasagutan na hinahanap niyo sa mga tanong ninyo. Mag-ingat lamang po tayo lahat at huwag kayong makalimot na magdasal. At patuloy